Good evening, good evening, good evening. Happy Wednesday. Happy midweek service for tonight. We'll talk about finishing strong sa ating faith. But when we talk about sa Olympics, nako, if there's one person who epitomized talaga na yung finishing strong, eh si Usain Bolt yun. Ang sarap panoorin. No, talagang grabe niya iwanan yung mga kalaban niya. Pero ikaw, tinawag ka ng Panginoon to finish strong also sa ating pananampalataya dito sa journey natin, sa ating adventure with God. The question is, if it is really the end, or if we are near the end, let us try to answer three questions for tonight. Number one, kung end times na, what are the signs? Number two, bakit hindi pa siya dumarating? Why has he delayed? And number three, paano tayo dapat mabuhay? How should we live? Game ka na ba? Alam nyo, the church that pleases God is the church who loves Jesus appearing and who is ready for his second coming. Excited ka na ba? Excited na ba yung mga churchmates mo? Excited na ba yung church mo? Yung buong church nyo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Alam nyo, nothing should excite a disciple of Christ more than anticipating for the second coming of Jesus Christ. Tsaka at the finish line, everyone who put his faith in Christ will be rewarded with the crown of righteousness, sabi nga ni paring Timothy. Pero, ang tanong, question number one, what are the signs? Ano nga ba ang mga senyales, no, na parating na ang Panginoon, second coming or end of times na? Nako, basahin natin sa Matthew 24. Verse 3, simulan natin. It talks about the signs of the times and the end of the age. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, 'I am the Christ,' and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. And these are the beginning of sorrows. Then they will deliver you up, then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold." But, in verse 13, "But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all the nations, and then the end will come." Wow. Parang napakatalinghaga naman ng mga signs na yun. Ano ba to sa practical living sa ating day-to-day, sa present-day life natin? Paano ba natin ito pwedeng makita? What are the signs?
Nako, kinagtimpla ka ba ng kape ng mister mo? Isa yan sa senyales na magugunaw na ang mundo. Joke lang. Dapat ka, kung misis ka, dapat kang ipagtimpla ng kape ng mister mo. Kasi biblical yan. Hebrews. Last joke of the night. Number one, what are the signs? The rebirth of the nation of Israel after World War II. United Nations gave the go signal na magkaroon ng rebirth of the nation of Israel. For the first time since the Jews were scattered all over the world, they are back in their homeland, just as it was foretold in Isaiah 11, verses 11 to 12. Sabi dito, in that day, the Lord will reach out His hand a second time to reclaim the surviving remnant of His people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath, and from the islands of the Mediterranean. He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel. Wow. He will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth. So alam naman natin na exile yung mga Jews, no? Tapos all over the earth, nagkalat sila para silang Pinoy. Kung meron tayong OFW, meron silang OJW, Overseas Jewish Workers. At nagkalat din sila sa buong mundo. And this time, lahat sila bumabalik ka sa bayan ng Israel. Another sign. Matanong kita, maiba lang ng konti. Paano daw, no? What could have happened if Adam was a Pinoy? Ano kaya nangyari kung Pilipino si Adam? Malamang daw, ang sabi-sabi, walang kasalanan sa mundo. Kasi hindi nila makakain yung pinagbabawal na kainin na prutas. Abay, bakit kamo? Eh sigurado, yung ahas daw, kung Pinoy si Adam, iihawin niya. At yung prutas, ibibenta sa divisoria. Kaya malamang walang kasalanan. Number two, speaking of ahas, age of deceit. Yung first deceit, yung na-observe naman natin sa Genesis, nung dineceive ng serpent, ng enemy, si Adam at Eve, at nag-fall sila. No? And then, itong age of deceit na to, makikita rin sa end times. Pero kung mapapansin nyo doon sa Genesis 3 yata yun, may revelation agad si Jesus, no? That He will crush the head of the serpent. So, darating din ang panahon na He will crush the head of the serpent. Actually, he already crushed the head of the serpent. Panalo na siya 2,000 years ago when He died for us, when He bore our sins. So, ang inong ibig sabihin ng age of deceit, kung babalikan natin, kung mapapansin natin, I'm sorry, sa panahon ngayon, people are easily deceived with the rise of religious beliefs, false prophets, and false Christ. Ang daming Kristo. Pati sa sabungan nga, nagkalat yung Kristo. Alam nyo, kung titingnan nyo sa verse 4, sabi dito, sabi mismo ni Jesus, take heed that no one deceives you. For many will come in my name saying, I am the Christ, and will deceive many. Madaming magpapanggap at sasabihin nila sila ang anak ng Diyos. Sila mismo si Kristo. Nako, may kilala nga ako eh. Pinahinto niya daw. No, kinlay niya. The national TV, pinahinto niya yung earthquake. At pinasarado niya isang stasyon ng TV. At siya mismo daw ang anak ng Diyos. So, nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo. Ano pa? Karating ang Panginoon, end times, ano yung mga signs kapag daw merong wars and rumors of wars. Ayan. Conflicts among countries are in the news.
Nuclear weapons for mass destruction are proliferating. People die of hunger and various diseases. So, nakikita ba natin ngayon? Kaya ang sumagot niyan. Diba? Madaming kesyo bubombayin daw ni ganito si ganyan. Kesyo gumagawa daw sila ng mga nuclear weapon. These are rumors of wars. In actual wars, makikita mo ngayon sa Middle East. Hindi nangyari sa Aleppo, sa Syria. Ang dami nangyari sa Iraq, sa Kuwait, sa Iran. I mean, these are all wars. Actual wars. Ano nangyari? World War II, yung World War I. Ay, nako. Isa pa. Pang-apat. No? The signs of the times daw. Eh, natural disasters. Natawa lang ako dito sa meme na to. No? Kasi ang Pilipinas, ngayon, bagyo man sana mga ngayon. At lagi tayong dinadala ng bagyo sa Pilipinas. Eh, may meme ako nakita sa Facebook. Sabi niya, bagyo ka lang, Pinoy kami. Sa dami namin pinagdaan. Natural disasters like earthquakes, floods, hurricanes have increased worldwide. Ano, makikita niyo naman sa records yan. Kahit i-Google niyo kung gaano yung mga records ng mga earthquakes, floods, hurricanes na nag-increase talaga siya worldwide. So, nangyayari ba yun? Panlima. No, maganda kayo yung sumagot. Kayo yung, I mean, kumbaga, na-observe niyo ba na nangyayari itong mga to? Panlima. Global Gospel Proclamation. Lahat ng unreached people eh, marireach out. And the gospel is proclaimed around the globe, not only by missionaries, old school na from one place to another pupunta, but hindi na kailangan gayahin si Paul na sumakay sa ship, ma-shipwreck, matuka ng aas. Ngayon, ang dali mag-proclaim ng gospel. Via internet, satellite, multimedia, and other channels, YouTube Live, Facebook Live, gaya nito. After pandemic, hindi kami sanay na kumausap ng camera. Sanay kami kumausap, magsalita sa pulpito at kausap yung simbahan. Nandiyan nakikinig. Pero ngayon, kausap namin yung camera na hindi namin alam kung may nakikinig o wala. Or maaaring may nakikinig habang naglalaba o nagluluto or whatever. Pero the thing is, the gospel is being proclaimed globally. No, I received messages from Europe, from Australia, Canada, dito sa US, sa Pilipinas, sa Middle East, that they were able to watch yung preaching na ginawa ko before or yung ginagawa ko every Wednesday and Sunday. Nakakagulat, no? I never thought na yung impact nito malayo nararating. So, the gospel will be proclaimed globally. That's one of the signs. Ang tanong, second question, why has he delayed? Bakit kaya sa palagay niyo? Tingnan natin sa 2 Peter chapter 3, verses 3 to 4. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, nako, mangangantaw, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? O nasa na yung Kristo niya na babalik? Ito yung mga mambubuska. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. And your unbelievers often mock the second coming of Jesus, saying that he is not really coming back. But this is also a sign. Yep. Kasi nga, Jesus has delayed because he has been patient. Napakapasensyoso ng Panginoon. He does not want anyone to perish, so he's giving us the opportunity to repent. Kaya kung ikaw, nakikinig ka, nakakapanood ka, at nakita mo lahat ng signs na pinakita natin, you need to finish strong. How? You need to accept Jesus as a personal Lord and Savior.
kung naalam mo, nararamdaman mo na ito yung tama, ito yung dapat gawin, huwag ka nang magdalawang isip. No? Lumapit ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka, and you will have a great adventure in faith with God. The question is, number three, ang tanong, how should we live? E paano nga ba tayo mabubuhay? O paano tayo dapat mabuhay? Kung unbeliever ka, hindi ka pa naniniwala sa Diyos, din po siya tinatanggap, now is the perfect time na tanggapin siya. Now is the perfect time to engage in a relationship with Jesus. At kung ikaw naman, kapatid, ay isang Kristiyano, believer, mag-usap tayo. Sabi nga dito sa Luke 12:35-36, be dressed ready for service and keep your lamps burning like servants waiting for their master to return from a wedding banquet so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. A faithful servant po will keep his lamp lit with oil as he vigilantly waits for his master. Kagaya ng sinabi doon sa kwento. The only way to await Jesus' return is eternal vigilance. Anong ibig sabihin ito? Ang isang mananampalataya, ang isang believer, a believer will have a fantastic finish if he uses his gifts and talents to share his faith for his glory while waiting. God does not expect him to do what he cannot do, but he wants him to be faithful to do his will. Kaya, kung ikaw ay believer, kay Kristiyano, ay siya, huwag ka nang magtulog-tulugan. Iwasan mo nang maging tagatayuman at tagatanawan. No, sumama ka na. Sumama ka na sa adventure in faith at lahat ng talent mo, buhos mo na. Finish strong. Ibigay mo na ng todo. Sumali ka. Okay? Kung meron kang simbahan, sumali ka. Sa lahat ng ginagawa nila, sumali ka. Huwag kang magpaiwan. Nako, makakapasok ka ng langit dahil believer ka. Ay, mahala ka. Baka mas malaki bahay ng kapatid mo kesa sa'yo. Mas malaki yung reward ng Panginoon kesa sa'yo. Ano, nothing is more exciting for a true Christian than seeing the second coming of Jesus Christ. Na-excite ka ba? No? I mean, ano yung pinakamaganda dito sa earth? Sabi ng Bible, footstool lang ito ng Panginoon. Eh, paano pa yung heaven? Talagang exciting. This gives him, no? Tayo mga Kristiyano, the passion and urgency to share Jesus with others so that more people can have a fantastic finish with the Lord. Sana maging motivation mo, no, yung end times. Huwag katakutan. Kasi pag kinakatakutan ng end times, there's something wrong sa relationship mo kay Jesus. Pag excited ka sa end times, kapag binuhos mo ang lahat ng meron ka sa end times, kapag bigay todo ka, pati patot panabla sa end times, naiintindihan mo ang panawagan mo. Naiintindihan mo ang Great Commission. Maayos ang relasyon mo sa Diyos. Secured ka. Alam mo ang gagawin mo at alam mo ang pupuntahan mo. Naalala ko lang, meron akong aso noong 1970s, ang pangalan niya Bongga. Kasi usong kanta nun yung Bongga ka, Day, Bongga. No? Ng Hot Dogs ni Mr. Garcia. At naalala ko, napakabait ng aso na yun, napakalambing. Tuwing umuwi ako galing school, naabangan niya ako doon sa may kanto, sa may tindahan. At lagi sinasabi nung nagtitinda doon na, ayan, naabang ka na. Amang, yung aso mo, inaabangan ka na. Kanina pa yan nandyan. At tuwing makikita niya ako, naku, kawag ng kawag yung puntot, talon ng talon, tuwan-tuwa. No,
So we have this special bonding, magkaibigan kami. At doon nakikita ko yung loyalty niya. Kasi every time talaga na umuwi ako, nandun siya. One time, ang aming pamilya po, ang tatay ko at ang tatay niya ay taga-Arayer, Pampanga. At nakabili ng bahay yung lola ko sa may St. Jude Village, sa may San Fernando, Pampanga. At nung natapos magawa yung bahay na yon, nagkaroon kami ng nagbakasyon kami doon ng lola ko. Sinama niya ako. At isang buwan yata kami doon, no? Kasi summer vacation na. At naalala ko yung aso ko na siguro hinahanap niya ako dahil wala ako eh. Hindi ako umuwi tuwing hapon. Kaya nung after ng summer vacation, excited na ako umuwi. Taga Murphy, Quezon City. Excited na ako umuwi at nahanapin siya. Pero pag uwi ko, hindi ko siya makita. Tinanong ko uli yung may-ari ng tindahan kung nakita niyo yung aso ko. Ang sabi ng may-ari ng tindahan, ako, tuwing hapon, nakikita ko yan, andyan. Nakaupo, nakatanghod, at hinihintay ka ata. Eh, kasan ka ba nagpunta? Eh, sabi ko, nagbakasyon po ako sa Pampanga. Sabi niya, eh, tuwing hapon, nakikita ko yung aso niyan. Ngayon, di ko makita. So sabi ko, nasaan na kaya siya? Alam niyo, dalawang bagay lang ang nangyari, sabi nung nagtitinda. Either nasa gasaan yung aso na yan, dahil naging asong gala, dahil hindi kanya nakikita. So pag-ala-gala na lang siya at patanghod-tanghod dyan. Or nakursanadahan lang mga lasing. So sobrang lungkot ko nun. Bilang bata, nawalan ka ng isang loyal na kaibigan. Alam nyo, it takes friendship, relationship, loyalty, and faithfulness para hintayin ka ng aso, no? Mula umaga hanggang gabi dun sa harapan ng tindahan, no? Araw-araw, gabi-gabi, hindi ka dumarating pero nandun siya, naghihintay. Hindi ko makakalimutan yung aso na yun. No, hindi ko makakalimutan yung pangalan niya at hindi ko makakalimutan yung itsura niya because of his faithfulness and loyalty. Ang tanong, ako ba ganun din sa Panginoon? Are you ready to share Jesus while we wait for His return? Ikaw ba? Pwede mo bang ihalim tulad lang yung loyalty mo sa aso na yun, kay Bongga? Alam niyo, minsan tinanong ko rin sarili ko, am I ready to share Jesus while we wait for His return? Simple lang naman eh. We need to check yung loyalty natin. We need to check yung faithfulness natin. As I check my loyalty, as I check my faithfulness with God, so I was reminded, it is my duty and responsibility as an earthly shepherd to teach, to inform, to equip, no, and share to my flock, to my parishioners, to the churchgoers where I belong to, no, that we, no, specifically in church namin, we are, no, kasi kailangan ma-identify mo sarili mo para alam mo kung paano ka lalaro sa Great Commission, no. Kami, we are a Filipino Christian Family Church here in Southern California, particularly in Los Angeles. Now, we believe in connecting to people, no, believing God, growing God, mentoring our workers and leaders, and numbers will follow. We will multiply for God. No, sa aming denomination, binalikan ko. At isinapuso ko siya. Ang sabi sa Church of the Nazarene, the purpose of missions, to pioneer, develop, and resource local, interdependent, and sustainable Nazarene churches. Kaya ito ang nasa puso ko. Ito ang itatakbo ko bilang isang pastor. At ginawa ko rin personal mission statement, ang Matthew 28:19-20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit,
and teaching them to obey everything I have commanded you. Ginawa ko po siyang personal mission. Exacto. Yan din ang mission ng aming denomination, to make Christ-like disciples in all nations, in the nations. Ginawa ko rin yan, personal missions. No? Honestly, no, as I look do sa aking paa, minsan napapaisip ako, magpatatuo kaya ako. Palagay ko yun sa John 20:21. As the Father has sent me, I am sending you. No? Whenever I see my foot, ay kita ko tong tattoo na to. No? And it will remind me that I'm being sent. No? Kailangan kong lumakad. I love being a local church pastor. Pero honestly, no, wala masyadong action dyan eh. Mas masarap sa mission field. Kaya excited ako na pagkatapos ng COVID-19 lumabas at mag-mission para sa Panginoon at gayahin si Paul. Kaya, to be honest, sobrang saya ng feeling na kapag alam mo kung ano eksakto ang pinapagawa sa'yo. Kaya kung ikaw naman ay isang Christian nga na matagal na sa simbahan, kagaya na sinabi ko kanina, huwag ka nang maging tagatayuman, tagatanawan, magbutas ng bangko. No, wala pong posisyon na assistant member. No, from an attendee, try to become a member. No, mag-attend ka ng membership class, tanungin mo yung pastor mo kung paano ka magiging member ng simbahan. Magsimula kang mag-tithes and offering. No? Maging part ka ng simbahan, magsimula ka sa ushering. Hanggang sa maging worker ka, hanggang sa matuto ka ng madaming bagay kung paano may contribute yung iyong talents at giftings para sa Panginoon. No, what we have seen and heard, we proclaim to you also so that you too may have fellowship with us. No? Sino nagsasalita dito? No? Si John, no? And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Kung ano yung aming narinig, kung ano yung aming nakita, we proclaim to you also. Yun yung panawagan mo. You need to proclaim it to others also. And that is being part of any ministry in your church. I encourage you, be part of a ministry. It's not enough na maging Kristiyano ka at pumunta ka simbahan at makinig. It's not enough. Okay? Well, it's enough for you to enter the kingdom of God. But if you want to experience yung totoong journey, yung adventure with God, be part of a ministry. Dumihan mo yung kamay mo. Punta ka sa vineyard, magtanim ka ng ubas. No? Marami ang harvest. Konti ang manggagawa. Kaya wala ka ng panahon para umupo-upo at tumanga-tunganga. Inaanyayahan kita, be part of a ministry. Simplify natin kasi yung church, kaya narilito yung marami. Kasi masyado natin, pag nag-preach tayo, masyado matalinaga. Kapag nagpakilala tayo ng simbahan, masyado matalinaga. I-simplify natin ang church. I-simplify natin yung faith natin. It's all about Jesus. Huwag tayo maging bida-bida. Si Jesus lang ang bida. It's all about Jesus. The church is about connecting, believing, growing, mentoring, and multiplying. Sa aming church, karoon kami ng meeting. Sabi namin, we will pursue with strategies. No? We will have many connecting events pagbalik namin after COVID-19. Kakaroon kami ng equipping sa lahat ng aming workers and leaders. Ire-ready namin sila for the next generation, pati yung Joshua generation. At dito, ipopromote namin ng servant leadership, kung saan ang leaders hindi pinagsisilbihan. Ang leaders ang magsisilbi sa mga tao. Dahil ganun ang role modeling na ginawa ni Jesus Christ. Alam niyo, hindi pa nakakilala sa Diyos, these people, ikaw yun, you must go to the church.
Kung ikaw naman, believer, at matagal na sa simbahan, and you represent the church, you must go to people. Hindi po dahilan na pandemic na yun, hindi po dahilan na hindi tayo makapunta sa simbahan. We can always go to people. Whatever it means. Pwede mag-preach ka online, pwede ka mag-share ng gospel, through text message, Facebook Messenger, Instagram DM, whatever. No? Kung gusto mo na action, last time, nag-meeting kami, sabi namin, check nga natin, baka meron tayong senior citizen na member ng church na walang kasama sa bahay. No? Baka kailangan niya mag-grocery. Since delikado siya sa COVID-19, pwede tayong mag-grocery sa kanya at alam yun, iparamdam sa kanya na mahal siya ng Diyos sa pamagitan ng paggawa natin. At maraming bagay na pwedeng ipakita kung paano maging church dito sa mundo na to. Ulitin ko lang po, the church, no? As I am, that pleases God. The church that pleases God is the church who loves Jesus appearing and who is ready for His second coming. Game ka na ba? Ready ka na ba? Are you ready? Game ka na ba na mag-finish strong? Yan ang panawagan mo, kapatid. Yan ang inaasahan sa inyo ng Panginoon. I encourage you. Finish strong. Malapit na. Let's finish strong. God bless you. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for reminding us to finish strong in our faith as we move forward in the adventure that awaits us with you. Heavenly Father, thank you for reminding us the signs of your second coming. Thank you for reminding us that you're so patient that you want everyone to be saved. That's why you are delaying it. And thank you, Lord God, for reminding us how to live our life, Lord, in these days, how to prepare, how to be part of the Great Commission. That yun po yung aming mandate coming from you. Thank you, Lord God, for loving us, for protecting us. I pray, Lord God, for your people. Touch their hearts, Lord God. Bless them. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you. See you next Sunday. Happy midweek.